Salamat sa oras ito para sa ating devotion. Mag-focus po tayo sa 1:8 versikulo 25, ganun din sa 28 hanggang 30. Sino ka nga bang talaga? Tanong nila. Sumagot si Hesus. Matagal ko nang sinabi sa inyo kung sino ako. Kaya't sinabi ni Hesus, kapag naitaas na ninyo ang anak ng tao, malalaman ninyong ako'y ako nga. Wala akong ginagawa sa sarili kong kapangyarihan. Ang ipinasasabi lamang ng Ama ang siya kong sinasabi. At kasama ko ang nagsugo sa akin. At hindi niya ako iniiwan. Sapagkat lagi kong ginagawa ang nakalulugod sa kanya. Maraming nakarinig nito ang naniwala sa kanya. So ang ating pamagat, ang pitong ako'y ako nga ni Hesus. So dito, aram natin na ang mga pariseyo ay nagtatanong, sino kang talaga? At ang Panginoon Smith ay sinasabi niya na matagal ko nang sinabi sa inyo kung sino ako. At ganoon din sinasabi niya na ang ginagawa ko ay yung sinasabi ng aking ama. At sinasabi niya na sa tamang panahon ay pagkapag itinaas. At alam natin tinutukoy dito ay mamamatay siya on the cross at muli siyang mabubuhay. Pero hindi ito kaagad na maintindihan sa kanila. Kaya baga ang Panginoon mismo ay pinapakita niya kung sino siya na under progression ng kanyang pagkaintindi, lalo doon sa mga tinuturuan niya. Ito ito. So ang una ay papakinggan natin sa Juan 6:36. Ako ang tinapay na nagbibigay buhay, sabi ni Hesus. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom. At ang nananalig sa akin ay hindi na mabubuhaw kailanman. So ang una, tinapay ng buhay. Siyempre during that time, lalo ng mga tao na hirap ay halos walang pagkain. Mismo ang Panginoon mismo nagbigay ng pagkain. Pero hindi man talaga ang pinakaduro niya. Kundi ang tinuturo niya ito ang buhay na patungkol sa langit, patungkol sa kanyang kaligtasan. At sinasabi niya na kung kayo ay pupunta sa akin, ay yung pagkain na kailangan makukuha niyo ay makukuha niyo sa akin. So siya ang tinapay ng buhay. Ikalawa ay makita natin sa Juan 11. Ako ang mabuting pastor. Iniaalay ng mabuting pastor ang kanyang buhay para sa mga tupa. So dito bilang siyang ang mabuting pastor, sinasabi niya na alam natin isang klaseng trabaho ito na hindi maganda sa kanyang mga kasama, lalo mga pariseyo siyempre. Pero sinadya ng Panginoon mismo para yung mga sinasabi, mga aba ng mga tao ay doon siya. Kumbaga, 3 years siya na nagturo para patungkol sa bagay na ito. At maraming naligtas. Pero yung mga ayaw, kasi ang gusto nila sila mismo ang magtuturo pero hindi man naiintindihan. Pero salamat sapagkat ang pinapakita niya yung mabuting pastor. Siya yun. Binibigay niya even ang kanyang buhay. At ikatlo ay makita natin yan sa Juan 15:5. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang namumunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. So dito sa Juan 15, tinutukoy niya siya ang puno ng ubas. Alam natin na siyang puno si Jesus, ang mga sanga tayo at ang tagapag-alagay, ang Father. At sinasabi niya na wala kang makukuhang bunga kung wala ka sa puno dapat kay Jesus. So wala tayong dapat pupuntahan sa kanya para makuha ang kailangan natin. Espiritual na bagay tutugtog ito. Ganun din yung iba, siyempre. At pang-apat ay pakinggan natin sa Juan 14:6. Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. So muli, ang pang-apat, makita natin dito ang daan.
yung sinasabi natin na kung pupunta ka sa ibang lugar ay pwedeng dumaan sa lupa, sa dagat o kaya sa hangin. Ngunit literal yan sa lupang ito. Pero patungkol sa spiritual na bagay, walang iba kundi sa kanya. Kasi sapagkat siya ang tamang daan, siya ang lumang kalsada, si Hesus. At panglima mismo sa binabasa nating verse din mismo, siya ang katotohanan. Magtatanong ka kung kanino, walang iba, hindi ka pwedeng pumunta sa iba kundi sa kanya lamang, sapagkat siya yung tumbaga totoo. Nasa kanya ang katotohanan. At pang-anim na makita natin dito mismo, subaga ang daan, ang katotohanan at ang buhay, yung buhay, pang-anim na nakikita na dito, yung buhay nasa kanya. At ang tinutukoy dito ay buhay na nasa langit. Kumbaga, yun ang kailangan sa kapanahon ng lalo na ngayon. Muli, hindi natin sinasabing walang saysay itong mga buhay dito sa lupang ito. Kailangan din sapagkat mismo ang nagbigay nito. Pero tinutukoy dito yung mas kailangan ng buhay ay yung buhay na nasa langit at siyang dapat magbibigay nito. At pang-fifth and the last ay makita natin yan sa Juan 11:26. Tingnan natin. Sabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay." So sa yung versikulo 25, tinignan siya ang muling pagkabuhay. Kanino ka pa pupunta? Kumbaga alam natin na ang tao ay may buhay, pero dating sa point talagang totoo mamamatay. Ngunit salamat sapagkat mayroong muling pagkabuhay. Kumbaga ang Hesus gumawa siya mismo ng miracle. Una baga yung tubig na naging alak at yung sa dulo ay yung muling pagkabuhay. Kinabit niya si Lazarus at ang Panginoon mismo doon sa cross and after 3 days muli siyang namulat para sa atin ipakita na totoo pa lang talaga ito. May mga tao hindi naniniwala, ngunit sa mga naniniwala talaga dapat sumunod sa sinasabi niyang katotohanan. And ganun din yung ang Diyos mismo gumawa siya ng sa Old Testament salo. Negative pagtingin, pero ipinapakita dito ang pagiging yung kanyang pagiging Diyos. Una natin, di ba, yung tubig na nagkaroon ng dugo. Tubig na naging dugo. Pero sa dulo na naman yung the death of the firstborn son. Sapagkat sa kapanahonan sa Egypto ay hindi naniniwala. Sapagkat marami siyang Diyos-Diyosan. Ngunit ipinakita dito walang ibang Diyos kundi siya. And even si Moses, baga nagtatanong, anong pangalan na sasabihin mo? I am who I am. So dito rin sa New Testament, ganun din, ako isa ako nga. Ngunit ang mga tao ayaw maniwala. Pero tayo, ang mga Kristiyano, dapat maniwala sapagkat ang tao ay magkakaroon din ng pagkakataon para maligtas, magkaroon ng totoong buhay mula doon sa sinasabi nating ang tinapay ng buhay hanggang doon sa muling pagkabuhay. Maraming salamat. Okay? Ama, maraming salamat sa oras na ito. Salamat po sa iyong mga katotohanan na itinuturo sa amin, Panginoon. Salamat sapagkat ipinapakita kung yung pagiging Diyos. Ganun din sinasabi ng the 7 na I am so Diyos. Salamat ipinakita niyo na magsimula sa ang tinapay ng buhay, ang mabuting pastol hanggang sa dulo ang muling pagkabuhay na sinabi mo sa Juan na 11 versikulo 25, Panginoon. Maraming salamat sapagkat ang iyong mga anak ay binibigyan ng pagkakataon para maging malakas, magpalakas din sa iba at magturo din sa iba. Kahit Panginoon na kami ay yung mga anak, kami ay mayroong mga pagkakamali na gagawa Diyos. Pero salamat, binibigyan pa rin ng pagkakataon ng Diyos. Sa oras na ito muli ay ihanda nyo ang lahat ng mga kapatiran ko sa damasang mapangyaring ng Diyos na ang katotohanan ang siyang magpapalakas sa amin. Maraming salamat. Itong ginadalangin namin. In Jesus' name, Amen.